Hello YouTube, Vikings here and welcome back again for another YouTube videos. So, makakaroon pangalawang video na natin to today and gusto ko lang pakilala sa inyo si Business Age of Empires. So, for today's video makakaroon may iba tayo. Pag-uusapan natin yung gameplay niya, tapos yung ROI niya, tapos yung mga pwede pa natin pag-usapan sa laro. So, yun makakaroon, si Business Age of Empires is built on Binance Smart Chain. So, ang gagamitin natin dito pag nag-connect tayo is MetaMask. So, try natin yung game mga ka-earn and connect lang natin siya. So, wait natin siya mag-sign. So, connect lang natin yung MetaMask natin sa game niya tapos ito na nga yung wallet address natin. So, mga ka-earn, click lang natin tong play tapos wait natin mag-loading yung game niya. So, yung gameplay niya mga ka-earn is parang ano lang siya. Parang napakasimple lang naman niya and napakadali niyang laruin. So, first mga ka-earn, kailangan natin bumili ng token sa game para makabili tayo ng NFT. So, at least 1 NFT yung kailangan natin para makapaglaro tayo dito sa Age of Empires. So, hindi pa available yung token niya mga ka-earn. Pero once na maging available na siya mga ka-earn, mabibili nyo siya sa mga pancake swap, makakapag-trade kayo dyan, and sa mga iba pa niyang partners. So, mga ka-earn, once na makabili kayo, kailangan nyo ng 500. So, mga ka-earn, magpalabis na kayo mga around 550 token para sa refill and sa quick play. So, pag-uusapan natin yan mamaya mga ka-earn. So, ang one random box natin dito is nagkakalaga ng 500 token. So, mga ka-earn, wala pa akong token. Pero once na makabili kayo ng token sa pancake swap, ganito lang gagawin nyo. Kiklik nyo lang siya. Tapos, lalagay nyo yung amount na nilagay nyo. Kuwari is bumili kayo ng 500 token. Sabihin na lang natin 550. Bumili kayo ng 550 token. So, i-deposit nyo lang yung binili nyo sa mismong game para makabili tayo ng random box. So, click lang natin itong deposit, tapos wait natin yung confirmation ni MetaMask. So, confirm lang natin siya. Tapos, wait natin yung transaction complete niya. Yung notification niya. So, hintayin lang natin mga ka-earn na pumasok yung ano natin, yung binili natin sa pancake swap sa mismong game. So, yan mga ka-earn, confirm na yung transaction natin and success na. And makikita nyo dito mga ka-earn, meron akong 550 token. So, pupunta ako ngayon mga ka-earn sa marketplace natin and bibili ako ng random box. So, yung random box mga ka-earn is nagko-contain ng mga cyborg and may mga rarity din siya. So, mataas yung chance na makakuha tayo ng common, siguro uncommon to, rare, and may unknown pa dito. So, 20% magma. So, may mga ano tayo mga ka-earn, may mga iba tayong box. So, kung gusto nyong bumili ng magma box, 700 token po yan. Pero hindi pa available yan ngayon. So, bakit kailangan natin ng mga gantong box? Kasi mga ka-earn, sa map natin mamaya pag nag-play tayo, so pakita ko lang sa inyo, kailangan natin ng 1 robot. So, bibili muna pala tayo ng 1 NFT para mapakita ko sa inyo. Bili lang ako 1 random box. Yan, tapos open lang natin. So, nakakuha ako mga ka-earn, common lang to. So, check natin. Ito mga ka-earn, common lang siya. Tapos back lang natin siya. So, yun mga ka-earn, start ko lang. And makikita nyo dito mga ka-earn, may map siya. So, pag gumamit tayo ng mga ice na robot, may plus 1 siya dito or mas mabilis siya makakapaghukay. And every time na magpe-play tayo, auto-play or play, mababawasan siya ng 15% energy. Pero kung nag-quick play tayo, mauubos lahat ng energy and makukuha natin yung total reward. Pero mga ka-earn, sa autoplay naman walang problema din. Automatic din siya maglalaro. Ang ano lang dito is kailangan mo mag-captcha. Kumbaga, every time na mag-autoplay ka, magsosolve ka muna ng captcha. Pero syempre, kung mahaba naman yung oras mo, mag-autoplay ka na lang or play. Pero kung ano lang naman, mga ka-earn, gusto mo na mabilisan lang, ito na lang quick play. Pero yun nga, may bayad siya na 1 token. So sayang din kasi yan mga ka-earn, lalo na kung tumaas na yung value ng token natin. Paano kung mag 5 pesos yan or 10 pesos or 15? So sayang din yung 1 token natin, di ba? So yun mga ka-earn, kaya ako nagpalabis ng 50 token kasi para sa quick play pati sa refill na ipapakita ko sa inyo mamaya. So autoplay muna tayo. Ubusin muna natin yung energy natin sa autoplay. So 3, 6, 8, 2, ito yung captcha mga ka-earn, no? Yan, nagbabasag lang siya. So, nakakuha tayo ng 3.49. So, good yun. Kadalasan, 2 lang.
So sana mataas ulit yung makuha natin. Yan, nagbabasag ulit siya. So okay, okay yung ano natin kasi ayun lang mga card, nagpalit na siya ng map. Noong nagpalit siya ng map, minus 1 na tayo. So hindi ako sure kung mataas yung makukuha pa natin ngayon dito. So tignan natin kung mababawasan na yung makukuha natin. So nabawasan na siya, naging 3.33 na lang. Tapos nagplus 2 ulit siya. So yun mga card, dahil nagplus 2 siya, mas malaki yung nakuha natin. So yan, minus 2 na sana siya pero wala na tayong energy. And balik tayo dun sa cyborg natin para makita natin yung reward niya. So yung total reward na nakuha natin is 14.36. And meron siyang 50% fee na nababawasan every day ng 5%. So wag nyo muna siyang i-claim kasi sayang yung 50% fee mga ka-earn. So ngayon mga ka-earn, pag bumili kayo ng cyborg, pag isa lang mga ka-earn, magre-refill tayo dyan. And gagastos tayo ng 4 na token. Pero kung marami kayong ano NFT, kware mga 5 yung NFT mo, 4 pa rin yung babayaran mo mga ka-earn. And lahat yun marirefill yung energy niya. Kaya mas maganda dito, mas marami kang NFT. Kasi sayang yung refill natin. And yung refill natin dito, every 4 hours siya, pwede natin gamitin. So refill muna natin mga ka-earn, papakitaw lang sa inyo. And yan mga ka-earn, complete na yung energy niya, may energy na ulit siya. So check ulit natin yung reward mga ka-earn, 14.36. And titignan natin sa quick play kung mas malaki yung makukuha natin. Pero mga ka-earn, depende kasi yan sa map na paglalaruan natin. And ngayon magma, so medyo pangit yung map na tapat sa atin ngayon. So quick play ko siya, minus 1, babayad tayo ng 1. So 9.91 lang yung nakuha natin. Kasi nga pangit yung map niya. So yun mga ka-earn, after nyan check muna natin yung cyborg natin kung magkano yung naging total reward niya. So meron tayong 24.27 na nakuha. So sabihin na lang natin mga ka-earn na mag-update yan, maging 24 hours. Kasi duda din ako na every 4 hours yan eh, magre-refill. So medyo malaki yung makukuha ng token ng mga nag-invest ng marami, diba? So siguro mag-update yan mga 6, 8, 12, or 24 hours. Kasi kadalasan talaga sa mga NFT na ganito, 24 hours talaga yung ano nila eh, yung refill ng energy nila. Para hindi masyadong mag-ano yung token. So yan mga ka-earn, meron tayo na 24 sa reward natin. 24 nga ba? Sorry, hindi ko na naalala. 24.27. So gumastos tayo ng 500 or 505 token. So calculator natin yung mga ka-earn kung gaano katagal yung ROI natin. So sabihin na lang natin everyday 24 yung nakukuha natin. So ganyan kababa lang. Pero depende na yan kung tataas pa yung ano nyo, yung quick play nyo or sa autoplay. So ngayon ito lang muna yung ano natin, di-divide natin 505, divide natin niya sa 24.27. and 20 days or 21 days mga ka-earn, ROI na tayo dito sa ano natin, Business Age of Empire. So ganun kabilis mag ROI dito mga ka-earn. And yung mga susunod natin kikitain na token is profit na. So yun lang mga ka-earn, pinakita ko lang sa inyong gameplay ni Business Age of Empire. And kung gusto nyo mga ka-earn na subaybayan to si Business Age of Empire, lalagay ko na lang po yung Telegram link niya, yung Discord link niya, and yung white paper, pati website link niya sa description. So yun lang for today's video mga ka-earn, and don't forget to like and subscribe para updated na din po kayo sa mga NFTs videos natin. So yun lang, see ya!